You know, welcome back to another video. And for today's video, guys, meron tayong special guest. Let us all give a warm welcome to Tito Mark's Kawasaki Z900. Okay, so Kawasaki Z900. Una sa lahat, gusto kong mag-thank you kay Tito Mark for the loaner bike. So pinahiram tayo ni Tito Mark ng kanyang Z9 para ma-review naman natin. Sa dami ng motor ni Mark, ilan lang ang nagawa natin ng review. Siguro nakagawa na tayo ng madaming episode sa dami ng dumaan ng motor kay Mark. Pero ngayon, we have this Z900. Quick specs: 948cc liquid cooled inline 4 engine, dual overhead cam na mayroong 123 horsepower and 98.6 newton meters of torque. Yan. LED lights all the way. Upside down forks, twin brakes sa harap. And I think semi-floating brakes. Yan, twin disc brakes sa harap. Nilagyan na rin yan ng mga sliders and protection. Aftermarket slip-on exhaust. Slip-on lang yan dahil meron pa siyang breath box at catalytic converter. And everything else is stock. 17 liters na tanke. TFT display. Pinalitan na rin pala ni Mark yung mga brake levers niya. And I'm sure, but in clutch, yes. 120-70-17 sa harap. Dunlop tires. And then 180-55-17 sa likod. Yeah. Nissin brakes pala. Nissin. Nissin's ramen. Alright. Let's go for a sound check. So, winarm up ko na din to kanina. Let's hear it. Alright, so akyat tayo ng Marilake, the usual spot for bike reviews. And at the moment, naka road mode tayo. Ayan, kita ba? Road. Mamaya switch tayo sa sport. For now, let's go road. Nasa road tayo eh. Initial impressions, medyo sub-sub siya ng konti. Konting-konti lang. Kasi yung Duke ko dati, upright. Yung SV, slight sub-sub. Pero slight. Pero ito medyo leaning towards the aggressive side. And medyo tiklop yung paa ko ng konti. Parang mababa yung seat height niya. Siguro for me, dahil 5'11 ako. Borderline 6. So medyo tiklop yung legs ko ng konti. Pero okay naman siya so far. 20 minutes of riding, or 15 siguro of riding, 15 minutes of riding. So medyo kinukonsider ko tong bike na to as my next bike upgrade sa SV. Eh saktong sakto meron si Tito Mark. And nabigla talaga ako sa kanya dahil surprisingly very light yung bike. Ang gaan niya. Ewan ko lang kung dahil big boy ako,
I'm in a big boy, I'm in a big boy. Hindi ko alam kung big boy lang ako kaya parang mag-ansya sa akin, pero parang mag-ansya eh. So, alright. Lalo na syempre pag umaandar. Pero medyo sa garahe, medyo challenge siya pag igagalaw-galaw mo. Pero kaya naman syempre. Sana wala masyadong traffic paakyat. Medyo summer feels na din. Ewan ko lang kung ako lang yun, pero parang nakakaramdam na ako ng konting summer vibes. Wala na yung dating malamig na hangin. Napansin ko sa kanya kahit na mababa yung RPM niya, tapos yung gear niya nasa second, or kahit parang nasa third, basta laruin mo lang yung konti yung clutch, kaya hindi siya umaalog. Galing. Or maybe it's a inline 4 thing. Pero so far, okay. Sa init naman, medyo traffic ng konti doon. Well, hanggang ngayon may konti. Ayan. 101 siya ngayon. Wala naman akong nararamdaman sa katawan. So may pull siya pagdating ng mga, teka, parang 4,000, humahatak na eh. Ayun o, around 4,000 may pull na siya. Okay, that's nice. Imprint Customs, good afternoon. And very flickable siya. So, ang weight yata nito is 212 kilos. Pero flickable siya. Very flickable. Brakes, okay. Ano? Oh, may bilad na weight. Kaya, kaya. Maganda yung brakes niya. And yung pull nga niya, nararamdaman ko around 4. Lipat nga natin sa sport. Ewan ko kung pwedeng maglipat sa sport ng habang umaandar. Siguro pwede, pero baka basta naka-close throttle ka lang. Mamaya. Nakahawak ako sa clutch eh. Pag umaandar tayong konti. Baka may biglang tumawid eh. Madali tayo. Yan, close throttle. Sport. Yan. Andali. Hindi ko masyado maramdaman kung may difference. Baka pag gumiga ka ng konti, doon mo mararamdaman. Ah, yun. Medyo nagjo-jerk siya kapag ano. Medyo bad boy siya kapag nagka-throttle up ka. Ayun o. Maangat yung harapan ka agad. Nice! Ganda. Love it. Oo nga, oo nga. Parang, ewan ko ha, ako lang ha, parang naalala ko yung B-mode ng MT-09 eh. Hindi ko alam kung tama ba yun, B-mode or no. Correct me if I'm wrong guys, pakicomment na lang dyan. Dati kasi sumubok ako ng MT-09, parang A-mode yata yung nasubukan ko. Kala ko mamatay na ako eh. Solid eh, ito, tama. O, third gear ha. Siyempre yung baba nung ano, tapos 30 lang yung takbo mo. Ayun o. Ang bilis. May iwan talaga yung SB ko dito. Yung SB ko medyo, kaya naman, gumigear-gear ka lang ng madalas. Cambio ka lang ng cambio ng madalas. Tapos sumisipol siya, I love it. Gusto ko yun eh. Yung parang may konting sipol. Pero may very subtle lang yung tunog. Hindi siya yung maingay na sipol. Alright. Suspension wise, medyo matagtag siya ng konti. Baka may setting lang na kailangang ayusin. So hindi ko to ginagalaw. Siyempre nasa preference nung may-ari. Kaya iwan lang natin as it is. Baka lang ano siguro. Baka tire pressure lang din siguro. Or baka matagtag lang talaga ang kalsada natin. Hello? Tayo pa ba ang maganda kalsada? Diba? Medyo may konting traffic. 99 ang kanyang temperature. And wala naman akong nararamdamang init maliban sa likod ko dahil yung araw nasa likod ko. Pero everything else, sumama na, parang wala naman so far. Pero naka-gear kasi ako ah. So naka-riding boots ako. Ay, riding boots. Riding shoes. Na boots. Pero naka-riding shoes ako. Tsaka naka-pants ako. So baka kaya wala.
Siyempre, kung naka-rubber shoes ka, ibang usapan yun. Tatagos yung init ng basta-basta. At siyempre, pag umaandar, nawawala lalo yung init. Busina, medyo mahina. Parang malakas pa yung busina ng Aerox ko. Pero madaling upgrade lang yan, madaling fix yan. So, medyo nakakaramdam ako ng konting init dito sa kanan. Sa bandang preno. Diyan lang ako nakakaramdam. Pero very, very konti. From 1 to 10, mga 1 or 2, mga ganun. Pero hindi siya yung parang talagang ano na, okay naman siya, tolerable. Tapos napansin ko parang pag nasa regular traffic lang ako, naka second gear lang naman ako, hindi naman siya yung nagka-clog pagbabagal. Tapos kapag itong normal na mga galawan, parang nasa 4. Siguro pag overtake ka, ibababa mo sa 3. Ayan, katulad nito, 4, ayan. Ayan, o, normal lang, ganyan. Nakit ko ng 5 ng konti. Ayan, pero ganyan lang siya. Pero pwede ka rin bumira, ayan o. Bilis, no? Kulit eh. Saya eh. Parang komportable siya dito sa 5th gear pag humahataw ka. Ano yung pag nandito ka lang sa ano, syempre ibang usapan yung sa highway. Sarap din ng rev match eh. Sarap ng mga downshifts ah. Ayan, medyo matagtag pero patagtag naman talaga yung kalsada dito. Mamaya palilipat ng ano eh. Ayan, yan, sa asfalto. Ayan. Dunlop tires. Okay naman so far. Okay siya. Love it. Mukhang makapit pa. Pero baka after ilang thousand kilometers, baka mawala na rin yun. Based from experience. Okay ito, basta mainit yung kalsada. Tapos mainit yung gulong. Palag. Yan, fourth gear. Okay lang siyang maiwan sa fourth gear. Hindi siya nagka-clog. Ang kulit. Sa SV, pag masyadong mababa, nagka-clog eh. I mean, unless laruin mo yung clutch. Ito, hindi ko nilalaro yung clutch eh. Pero masusubukan natin mamaya sa taas. Ayan o. Oh, fourth gear. Bibitaw ka lang ng ganun. Noised. Tapos yung tunog ng exhaust niya, hindi masakit sa tenga, hindi bulahaw. Ewan ko lang kung naririnig sa malayo ng iba. Pero for me, naririnig ko siya ng maayos. Tapos ang ganda ng tunog. Tapos hindi siya masakit sa tenga. At medyo hindi nakakahiya pag in-start mo sa bahay pag madaling araw. Ayun o, 4th gear ha, 2000 RPM, ayun o. Oh, di ako nagka-clutch o. Galing. Galing. Galing, first time mo. Oh my god. Okay ah. Ayun o, 4th gear. Almost 6,000 RPM. Oh. Wala siyang vibes eh. May konti dito, pero konting konti. 1 to 10, mga 1. Or halos 0.5. Konting konti. Solid ah. Solid. Teka, dito muna ako sa boso-boso. Parang nauuhaw ako. Iba yung init oh. Kita ba? Walang kaulap-ulap. O yan, katulad yan, baba na naman oh. 2,000, hindi ako nakaklutch oh. Oh. Galing eh. Parang ano siya, smoothie smooth. Ah, dito muna ako ng boso-boso. Hydrate muna tayo at medyo wild. Ayun o, walang kaulap-ulap. Pero I love it. Riding season. Okay, inom lang ako later. Okay, ayun pala, napansin ko guys, tumatama yung dito ko sa ganito niya. So pag nakapatong yung paa ko dito, pag tumatama dito, ayan. So ewan ko, baka malaki lang yung paa ko, size 12 kasi ko eh. So baka tumatama dyan na mga ganun. Kung ito ang bibiling kong bike,
baka lagyan ko yan ng something something. Let's go Kawasaki. Okay, paakit na tayo ng ma-relax. Ganda oh, ng kaulap-ulap. Ito talaga ang riding season, yung pa-summer. Yung border ng Amihan, tsaka border ng Amihan na maaraw-araw na. Pero malambig pa yung panahon. Tapos all the way na yan hanggat bago magtagulan. Yan ang magandang riding season. Magandang mag-long ride. Lahat. Tagulan, medyo nakakatamad, sarap matulog eh. Hirap din maglinis ng motor pagkatapos. Bilis mag 1:30 oh. Saka medyo meron siyang supermoto stance na, kasi yung supermoto upright eh, pero supermoto na medyo sub-sub. Saka wide yung handlebar niya eh. Or normal lang tong handlebar na to, masyado lang narrow yung SV. Yung sa Duke ko, wide din yun eh, yun supermoto. Sarap din dalhin nun eh. Ito medyo, ito kailangan ko nang i-straight yung paa ko ng konti. Ayan o, long legs. Medyo parang naiipit na siya. Ano? 1:30 agad. Parang iwan kong iwan. May iwan talaga yung SV ko ng litro, no? Lakas eh! Oh, ito, paakyat! Fifth gear! Puta eh! Halos 150! At SV ko, 120 yata yun eh! Well, there's no replacement for displacement! Saya. Medyo matalbog lang talaga. Kailangan lang ayusin siguro yung settings. Adjustable yung harap pero isa lang eh, hindi dalawa eh. Hindi ko alam yung ano, oh. Buwarong graba. Ang bubog na graba. Hindi graba. Para kailangan lang ayusin yung settings siguro. Medyo dumudulas yung gulong ng konti, nakakaramdam ako. Pero okay naman, may grip pa naman siya. Pero hindi, medyo hindi Pirelli, ano, grip. Pero pwede, pwede. Eh, no, fourth gear lang ako, di pa ako nagsiswitch ng gear. I don't know if it's a good thing. Yung kapit, basta mainit yung kalsada, okay yung kapit. So far, full bars pa din tayo.
mula sa baba. Okay, so that tells you something na okay yung fuel economy niya kahit paano, di ba? May konting traffic pa yun. Tapos ngayon bumibira-bira na ako. Tingnan natin pagdating ng Manukan. Hindi mo na kuhaakit ng hanggang Jarrells. Marelax, marelax lang. Ayan, nag-shift ako ng 5th gear kasi pahaba to ng konti eh. Putik. Kung yung SB ko gamit ko tsaka ito, ewan ko ha, pero feeling ko mas mabilis ako dito. Ang bilis na sa derecho, ang bilis pa nung overtaking din niya. Baba tayong third. Pero sa fourth gear yung ano, ayan nagbawas yata ng isa. Pero nasa fourth gear yung parang sweet spot niya, at least for my weight ha, 210 pounds ako. 900cc pa to. Feeling ko yung Z1 mabigat. Ay, Z1 mabigat pala. Naupuan ko na yung Z1, nasubukan ko na din eh. Medyo may weight yung Z1 eh. Itong Z9, galing. Surprisingly light. Okay, Manukan, bukas ang tindahan. Let's have some soft drinks later. Alright, nag soft drinks break lang ako dito sa Manukan. Ito din yung spot kung saan ako nagpapaluto ng pancit canton. Sarap kumain ng canton dyan eh. Tapos standby ka lang, tingin ka ng mga bikes na dumadaan. Solve. Saktong tambay lang paghapon. Yeah. Ay, ipa pala ako ng gloves. So, akit lang ako ng konti pa. Enjoyin lang natin tong sunset hits. Sarap mag sunset hits din eh. Kawasaki. So, nabuwasan na siya ng 1 bar pala from Manukan. Bilis no? Bilis no? Sarap, sarap ng motor mo, Mark. Ayan o. Eh, wala ako sa 4th gear, ha? Pero kaya niyang bawiin. Oh, what is this? What sorcery is this? It's called the inline 4. Came on 2 wheels. Yan ang tinatawag na inline 4, boy. Hindi mo ba alam yun? Hindi. Kaya nga nung hiram ng motor eh. Bilis mag 120 oh. Sport mode. Ah, wala na akong masabi. Ganda. Ganda ng bike. Z900. Kano ba to? Bili nga tayo ng ganito, babe. $130 ako to. Thank you.
harap. Ang ganda nung ano niya eh. Well, may pocket ng konti yun, pero you get what I mean. Okay, feeling ko marami akong mga na-miss na points. Kung meron kayong questions, comment nyo lang dyan. I'm sure matatandaan ko yung experience ko dyan. Pero for now, riding ano, okay siya. Yun lang medyo sub-sub ng konti. Tapos yung paa ko medyo fold ng konti dito. So sa tuhod, medyo fold. Dahil siguro lang mahaba yung binti ko. Yung upuan, okay pa naman, tolerable. Hindi ko masubukan sa long ride eh. Marilaki lang to eh. Pero siguro okay naman. Fuel consumption, pwede na. One bar lang nabawas. Well, naging 2 bars na yung nabawas. Pero traffic and pigayan ah. So piga-piga ako kanina eh. So ayun. Ano pa? Handling niya, ganda. Medyo parang supermoto na sub-sub. Well, di na supermoto siguro yun. Pero parang monster, Ducati monster. And chill-chill lang tayo ng konti. Pero masaya. Ganda talaga ng ano, malalaki dito. Para ka na rin nag-out of town eh. Wala lang siyang cruise control. Sarap sana kung may cruise control. Cruise control. Pero yan, the Kawasaki Z900. Siguro pag nagsawa ako dun sa SV ko and time for an upgrade, baka eto. Pero kinoconsider ko din kasi yung Versys 1000. Kasi gusto kong naiaangkas yung si ano, si Missis on 2 wheels. Pero ewan ko, mamamasaya na to eh. Sarap eh oh. Sleekable. Nakakuan ko din yung Versys 1000, medyo may weight siya eh. Ito kasi parang solid eh. Pero syempre pagdating sa highway nito, naked problems, maano lang talaga sa hangin. Sarap. May range pa daw ako na 210 kilometers. What? Are you sure na 210 pa range ko? Siguro pag ganito driving mo, bilisan natin kung magbabago. Hindi nagbabago yung range, 210 pa din. Lies! Excuse me? 210, half tank. Wow ha! Kawasaki ha, masyado mong ginagalingan. Baka bumili na ako nito bukas. Okay. So yun lang. Thank you for watching guys. And tingnan natin kung sino ang next special guest natin sa Kimon 2 Wheels. Baka may mahiram tayo ulit na ibang bike dyan. Let's see. And for now, okay na okay ang Z900. Daming makit to. Weekday, Sunday, 6. Ganda rin pa daon eh. How can you say no to that weather? Let's ride! Alright, yan lang muna for now. Thank you guys for watching. Ride safe everyone. Peace!